Magandang hapon po sa inyong lahat. Hello? Hi? Sinasabi na ang maging laging handa. Alam niyo maging laging handa, mga bata? Maging laging handa ngayon ay magliligtas sa atin sa maraming pagsisisi sa bandang huli at magdadala sa atin sa tagumpay. Agree ba kayo doon? Agree ba? Very good. Ito rin ang mangyayari kung tayo ay maging laging handa sa pagdating muli ng Panginoon. Bakit dumating na ba si Lord? Bakit muli dumating na siya? Kailan siya dumating? Nung ipinako siya sa krus. Noong siya ay bago ipinako, noong siya ay pinanganak. Yun ang una niyang pagdating. Umalis na siya, siya ay babalik muli. So dapat tayo maging laging handa. At ito ang isa sa mga aral na nais iparating sa ating lahat ng mga pagbasa ngayong ika-33 linggo sa karaniwang panahon. Ano uli yung mga aral na yon? Maging laging handa sa pagdating muli ng Panginoon. O sa aling pagbasa ay ito'y hayagang sinasabi na tayo ay maging laging handa sa pagdating ng Panginoon. Sa aling pagbasa? Sa ikalawang pagbasa mula sa unang sulat ni San Pablo sa mga taga Thessalonica. O ano bang sinasabi diyan? Sapagkat sabi ni San Pablo sa mga taga Thessalonica, sapagkat alam na ninyo ang araw, ang pagdating ng araw ng Panginoon. Ano yung araw ng Panginoon? Ang kanyang muling pagdating. So ang pagdating niyan, alam na po ninyo, ay tulad ng pagdating ng magnanakaw. Kaya nga, kailangan mananatili tayong gising, laging handa. Kaya ninyo, mananatili kayong gising? Wala kayong tulog? Sigurado. Baka, ano, pag lagi kayong gising, mapupuyat kayo. Magkakasakit. So, ang ibig sabihin lamang ng mananatiling gising ay laging handa. Kasi kahit tulog tayo, kung tayo ay laging handa, eh pwede na tayong matulog, hindi po ba? Basta't lagi tayong handa. Okay? Ngayon, ano-ano ang dapat natin gawin para tayo ay maging laging handa sa pagdating ng Panginoon? Tumatawa kayo dyan. Alam nyo yata eh, no? So, sa tanong na ito, ang bawat pagbasa ay mayroong sagot. Isang sagot.
So ilang pagbasa ang mayroon tayo? Tatlo. So may tatlong sagot kung paano tayo maging laging handa sa pagdating ng Panginoon. Siguro area 5 ang sasagot. Ano, magsimula po tayo sa unang pagbasa mula sa aklat ng Kawikaan, from the book of Proverbs. Anong sinasabi doon sa pagbasang ito para tayo'y maging laging handa sa pagdating ng Panginoon? Tumatawa kayo diyan. Ano? Area 5? Wala. Area 4? Maging laging tapat sa tungkulin. Alam naman ng bawat isa sa atin kung ano yung mga tungkulin natin. So maging tapat tayo para tayo ay maging laging handa sa pagdating ng Panginoon. Pero nagbibigay dyan ang unang pagbasa ng isang ehemplo. Ang isang asawa. Gaya ng isang asawa na tapat sa kanyang mga tungkulin bilang asawa. So anong sinasabi dyan? Kapag ang isang asawa ay tapat sa kanyang tungkulin, dapat pinaglilingkuran niya ang kanyang asawa habang sila ay nabubuhay. Okay? Basta't buhay kayo, paglilingkuran ninyo ang isa't isa. At paano yung paglilingkod na yan? Pawang kabutihan ang ginagawa at di kasamaan. O, ginagawa ba ninyo yan, mga mag-asawa? Pawang kabutihan ba ang inyong ginagawa sa isa't isa? Opo daw, yung mga area 2, opo. Very good. Okay. Ibig sabihin, tapat kayo sa inyong tungkulin bilang mag-asawa. O, naririnig kayo ng mga bata, no? So yan, maging tapat sa inyong tungkulin. Ano man ang estado ninyo sa buhay. Kung kayo ay mga anak, anong gagawin ninyo? Maging tapat sa inyong tungkulin bilang mga anak. Anong tungkulin niyo bilang mga anak? Oh, yun. Ang galing. Sumunod. Oh, palakpakan daw natin. Oh. Sumunod. Sinong susundin mo? Sinong susundin mo? Pinalakpakan ka na eh. Sino? Mga magulang. Very good. Kapag ikaw ay mag-aaral, anong gagawin mo bilang maging tapat sa iyong tungkulin? O mag-aral ng mabuti. Very good. So yan ang sinasabi sa unang pagbasa. Ayon naman sa ikalawang pagbasa mula sa unang sulat ni San Pablo sa mga taga-Tesalonica, ano ang dapat nating gawin para maging laging handa sa muling pagdating ng Panginoon? So, dapat lagi tayo sa panig ng kaliwanagan at hindi sa panig ng kadiliman. Ano ang sinisimbolo ng kadiliman? Kasamaan. Kaliwanagan.
So kabutihan. So dapat lagi tayong nasa kabutihan at hindi sa kasamaan. Kaya kapag may gumagawa dyan ng kasamaan, sasali ka ba doon? Very good. Pag may gumagawa ng kabutihan, sasali o hindi? Very good. So yun, ganun ang gagawin ninyo para kayo ay magiging handa sa muling pagdating ng Panginoon. At panghuli, sa Ebanghelyo o sa Mabuting Balita, ayon kay San Mateo, narinig ninyo na may isang Panginoon na maglalakbay. Bago siya maglakbay, ipinagkatiwala niya ang kanyang mga ari-arian sa kanyang mga alipin. Ilang alipin ang pinagkatiwalaan niya? Tatlo. Ngayon, doon sa tatlo, sino ang naging responsable? Yung dalawa. Sino yung dalawa? Dalawa. Yung una ay pinagkatiwalaan ng 5,000 piso. Yung ikalawa, 2,000 piso. At ang ikatlo, 1,000 piso. So, sabi ninyo, ang naging responsable doon sa tatlo ay yung dalawa. Bakit sila naging responsable? Sinunod ang utos. So, yung binigay sa kanilang halaga ay kanilang pinalago o pinatubo. So, yung nakatanggap ng 5,000 piso, magkano ang kanyang tinubo? So, ilang magkano lahat? 10,000 piso. Yung ikalawa, magkano? 2,000 piso, nagtubo ng magkano? So, 4,000 piso. Dahil dito, anong sinabi ng kanilang Panginoon? Magaling at tapat at mabuting alipin. Makihati kayo sa aking kagalakan. Very good. O yung binigyan ng 1,000 piso, anong ginawa dun sa pera? Pinatubo ba niya o hindi? Itinago sa lupa. Diba dapat tumubo yun dahil ilagay sa lupa eh, no? Pero hindi, no? Kaya anong sinabi sa kanya ng kanilang Panginoon? Masama at tamad. Walang kabuluhan na alipin. Ganyan pala ang mangyari kapag hindi tayo responsable. Para kay Lord, tayo ay masama at tamad. Walang kabuluhan. So dahil walang kabuluhan, anong sabi ni Lord? Itapon sa kadiliman sa labas. At ano mangyayari sa kanya doon? Tatangis siya at mangangalit ang kanyang mga ngipin. So, kaya para tayo maging handa sa pagdating ng Panginoon, dapat maging responsable tayo sa mga ipinagkatiwala sa atin. So yung mga magulang, ano bang ipinagkatiwala sa inyo ni Lord? Yung mga anak ninyo. So anong inaasahan ni Lord? Na palakihin ninyo sila na mabuting mga anak. Amen? So,
Tandaan natin yung tatlo na dapat nating gawin para tayo maging laging handa sa pagdating ng Panginoon. Ano yung number one? Maging laging tapat sa ating mga tungkulin. Pangalawa, dapat laging kabilang tayo sa panig ng kabutihan. Pangatlo, dapat tayo maging responsable sa mga ipinagkatiwala sa atin. Gaya ng ipinagkatiwala sa inyo ang pakisagot. O, paano kayo maging responsable? Kung sagutan ninyo. O, sinasagutan ba ninyo lahat? O, bakit hindi naman lahat ang nagsasabing opo? So, kung hindi nyo sinasagot yon, hindi responsable ba kayo o hindi? O, dapat maging responsable, no? Sagutan nyo. Okay? So, kapag ginawa natin yung tatlo, tayo ay laging handa sa pagdating muli ng ating Panginoon. So kung halagi handa tayo sa pagdating ng Panginoon, mayroon ba tayong pagsisisi sa bandang huli? Mayroon ba o wala? Magsisisi ba tayo? Ano ang mangyari sa atin? Dadalhin tayo sa tagumpay. At anong napakalaking tagumpay? Dahil tayo ay makibahagi sa kagalakan ng ating Panginoon. Amen? Okay.